So what's up mga kapids? Maraming salamat at nandito ka sa channel ko. Welcome sa August TV. Ang topic natin ngayon is kung paano ba kumita sa YouTube or how to make money on YouTube. So kung interesado ka sa topic na to, mag-stay ka lang, panoorin mo hanggang dulo. And then huwag mo na rin kalimutan, i-hit yung subscribe button and bell button para ma-notify ka sa mga bagong video na i-upload ko. And then, para masaya na rin tayo. Okay? Maraming salamat, kapids, at nag-stay ka sa channel ko. So, ito nga yung topic natin ngayon is paano ba kumita sa YouTube. So, merong apat na paraan para kumita kay YouTube. So, unang-una dyan is Google AdSense. So, yung Google AdSense, ito yung nakikita natin na kulay dilaw doon sa mga video na napapanood natin. Yung nakikita nyo na may skip in 5 seconds, yun yung ads na galing kay Google AdSense. No? So, yun nga, bago ka magkaroon ng ads, kailangan mo muna na magkaroon ng 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. Yun yung requirements ni YouTube or ni Google AdSense, no? Para ma-monetize ka. So, minsan may makikita ka rin banner sa may gitna. So, yun din. Sa Google AdSense din yun. And then, yun minsan pag desktop yung gamit mo, dito sa may bandang gilid. So, minsan Netflix, yun yung makikita mo, no? So, yun, dito sa Google AdSense, pag depende yan sa bansa na nanonood sa iyo, no? So iba-iba yung rates niya, iba. So kung sa Amerika, sa Italy or sa ano, so mas iba yung rates nila ko. Pero dito sa Pilipinas, ang rates natin is 1,000 views is equal to $1. So ibig sabihin mga 52 pesos dito sa atin, no? So, yun yung sa Google AdSense, no? So, yun yung naglalagay si YouTube sa channel mo pag monetize ka na or qualified ka na, yun yung nilalagay mo. So, dun nga, mas advisable na mahaba yung yung vlog mo, no? Kasi pag mas mahaba, kasi mas maraming ads ang mailalagay ni YouTube, no? Ang galing mo! So kung mapapansin mo sa mga ibang vlogger na nasa 12 or 15 minutes, minsan 6 na ads, no? So doon pa lang kumikita ka na. So yun mga kapids, no? So number 1 is Google AdSense. So yun. So pangalawa is affiliate marketing. So affiliate marketing, ito yung kapids yung mga sa mga Amazon, sa mga yung sa mga internet. So, ito, parang nagtitinda ka ng product na hindi sa'yo. No? So, ang mangyayari, pag nag-click sila or bumili sila, may commission ka. Ito yung madalas yung makita sa mga blogs, sa description, na merong nakalagay na link. So, yun, once na merong sa isang viewers mo or merong na bumili, meron ka makukuhang commission doon, no? So ganun yung kitaan sa affiliate marketing, no? So yun, maraming affiliate marketing na lumalabas, pero syempre depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto niyo, no? So ang kagandahan lang based sa mga napapanood ko sa Google AdSense, kasi kailangan bago ka makasweldo, kailangan mo maka $100 ka bago mo siya makuha yung sweldo mo. Pero dito, sabi nila, sa affiliate marketing, is kada buwan pa babayaran ka na, no? Kahit wala pa sa $100, no? As long as merong pumapasok na ano, sa'yo na benta. No? So, yun ang kagandahan ng affiliate marketing. So, ang question ko, hindi ko lang alam ha, kung pwedeng ipagsabayin yung Google AdSense and affiliate marketing. So, kung ikaw alam mo, kwento mo na naman sa akin, no? Comment mo na lang dito. So, kung may experience ka na ganun, kung monetize ka na, kwento mo naman sa amin. No? Yun yung number 2, no? Affiliate marketing.
And then number 3 is sponsorship. So sponsorship. So sponsorship, ito yung mga product na ano, kunyari ako, may business ako. And then ang niche mo or yung ginagawa mong vlogs is about fitness. And then ako, may-ari ako ng isang gym. So kunyari Anytime Fitness or Gold's Gym, ako may-ari. So pwede akong, dahil na parehas tayo ng parang business or ikaw nga yung niche mo, pwede kitang kunin as is i-sponsoran kita. Pwedeng bayaran kita or pwede kitang gawan ng bigyan ng GC, pero kailangan mong i-promote yung business ko. So ganun yung sponsorship, no. So yun yung pinagbabasehan syempre ng mga company dito is yung subscribers mo, no? So mas malaki yung subscribers mo, mas possible na malagyan ka ng sponsorship. So mas marami kang pwedeng ma-attract na client. Or pwede rin kung sa tingin mo na kaya mo na, nasa sa views mo, marami nang nanonood, marami nang nanonood sa channel mo. Pwede rin kahit ikaw na kumonta. Hangga't maaari, kung kukuha ka ng sponsor, ipasok mo sa niche mo rin para mas maganda, kasi yun yung ano mo, yun yung content mo, no. So usually kung ano yung content mo, kung yun yung gusto ng mga subscribers mo. So dapat hangga't maaari, connect sila, no. Pero syempre kung ano yung lumapit sa iyo, syempre kung kita na yun, di ba? Pero hangga't maaari yun, ipasok mo yung nasa content mo, no, yung niche mo. So yun ang kagandahan, yung ganung ka powerful pag may content ka, kasi may niche ka, no, may naka-focus ka sa isang niche, kasi kumbaga nata-target mo yung talagang client, no. Meron kang isang community, meron kang isang grupo na nata-target mo na pwedeng tumutok lagi sa iyo, di ba? So yun ang kagandahan ng meron kang niche or focus na content, no. So yun. So number 3 yung sponsorship, no. So okay, and then yung pang-apat is yung pagbebenta mo, yung merchandise mo, no? So yun, kunyari ikaw may online business ka. Tapos ang ano mo is ang content mo or yung niche mo is yung pagbibihis ng maganda or pagme-makeup. Kung meron ka namang makeup na binibenta, pwede mong ibenta yun, no? So merchandise mo yun, sarili mo yun. And then, o kaya, ikaw, sa lifestyle ka, or sa ano, nagbebenta, meron kang, mahilig kang mag damit. So kung meron kang, yung ibang vloggers, meron na silang merchandise, for example, damit, or pwedeng, ano, sombrero. Depende sa niche mo, no? Yun, kaya nga sinasabi ko, mas maganda na may niche ka, no? So yun sa merchandise, yun, pwede yung ano mo, yung meron kang physical na or meron kang physical store, pwede mong ipasok yun, no? Pwedeng bentahan mo na yung mga ano mo. Bentahan mo yung mga viewers mo, kasi yung mga viewers mo na yan, may tiwala na siya yan. So, pwede mo na silang ma-influensyahan. Kasi nga, naniniwala sila sa iyo, no? So, aside from product, physical product, pwede rin, pwede rin gawin mo, yung, kunyari, ito, nagbe-vlog ka, magaling ka na mag-edit. So, yun, pwede mong ibenta yan. Pwede mong, sa ibang company na magaling ka mag-edit. So, pwedeng sa mga wedding, pwedeng ikaw nag-i-edit. So, ganun. Pwede mong, dahil nga sa pag-vlog mo, naging bihasa ka na sa pag-i-edit, yun. Pwede mo siyang ibenta as service, no? Or pwede rin, dahil nga sa magaling kang mag-explain, marunong magaling kang mag-explain, yun, pwede kang maging speaker. Lalo na kung tingin ng company is, bihasa ka na dun sa niche or sa content na ginagawa mo, pwede kang maging speaker. Pwede kang bayaran dahil dun, no?
So yun, yun ang apat na paraan na pwede kang kumita kay YouTube. So yun yung una, Google AdSense. Pangalawa, affiliate marketing. Pangatlo, sponsorship. And then pang-apat, yung merchandise mo, no? Yung business mo mismo. No? So yun, sana mga kapits may natutunan kayo. And then ito, may gagawin akong bagong vlog. Panoorin nyo about naman sa niche, no? So paano mo malalaman yung mga niche mo, no? And then gaano ba ka powerful yung merong kang niche na ginagawa, no? So ito yun, abangan nyo na lang kapits, no? So dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. And then maraming salamat kapits at nag-stay ka. And then kung meron pa akong mga hindi nasabi at sa tingin nyo na dapat idagdag, i-comment nyo lang dito sa baba. No? And then, kapids, ang tanong ko sa'yo, kailan ka mag-vlog? Kung gusto mo mag-vlog, no? Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo na mag-vlog. So, kailan ka mag-vlog? Comment mo yan dito sa baba. And then, ano yung content mo? No? So, possible kung baka may maitulong ako sa iyo, kapits, no? So yun lang, kapits, no? Dito sa YouTube, tulungan lang tayo, no? So itong video na ginagawa ko para sa mga bago or pwedeng sa mga nag-iisip pa lang, no? So yun, maraming salamat, kapits, at nandito ka at nanood ka, nakarating ka dito sa channel ko. So shout out nga pala sa Team Wagi, kay sa Mark Chris. Panoorin nyo to, guys. Puntahan nyo tong vlog na to. So, ito yung tumutulong dito sa mga bagong vlogger, no? So, mga may tips and tricks to. So, pag nalaman nyo ito, malamang mauna pa kayo sa amin. Pero puntahan nyo tong vlog na to. Magaling yung creator na to, si Admin Mike, and then yung asawa niya, si Ma'am Chris, si Miss Krista, no? Puntahin nyo itong Mark Chris vlog. No? And then, ito, si Pamis vlog. So, ito yung kung mahilig ka sa mga pag-makeup, ito si Pamis. Puntahan nyo ito, okay ito. Maganda pa siya, no? And then, ito, si Luna Biel Sangre, yung mga mahilig sa TikTok yan. Ito, magaling din gumawa ito ng content. So, panoorin nyo siya. Puntahan nyo, guys, and subscribe na rin kayo. And then, ito si Cedric Vlogs. Puntahan nyo na rin, no? Magaling din tong batang to, no? So, yun. Salamat sa inyo, mga kapids. Team Wagi, salamat at nanood kayo, no? Sana, supportahan tayo, no? So, maraming salamat, kapids, at nagstay kayo, no? Peace out!